kids, welcome back to Teacher Shes channel. Join me in a day of fun and learning. Kamusta mga bata? Ang aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa paggamit ng wastong pandiwa. Natutunan mo sa nakaraang aralin ang pagbibigay ng pamagat sa akdang pampanitikan o teksto na iyong binasa. Nagamit mo ang ilang mga paalala upang makabuo ng wasto at angkop na pamagat. Ngayon naman ay dadako ka sa pagkatuto tungkol sa pandiwa. Ikilalanin mo ang mga salitang nagpapakita o nagpapahiwatig ng kilos o galaw. Ituturo sa iyo ang paggamit ng mga pandiwang pangnagdaan o naganap na bilang anyo ng kilos na naisagawa o natapos na. Gamit ang mga salitang kilos, itatala mo ang mga pangyayari sa iyong buhay o ang iyong mga karanasan sa araw-araw. Isusulat mo ito sa iyong talaarawan. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakagagamit ng wastong pandiwa sa pagsusulat tungkol sa mga pangyayari o karanasan gamit ang talaarawan. Bawat tao, kasama ang batang katulad mo, ay may kakayahang magsagawa ng kilos o galaw. Ilan sa mga ito ay ipinakikita o ipinahihiwatig sa mga larawang ipakikita ko sa iyo. Kaya mo bang tukuyin ang mga ito? Tama! Tumatakbo, nagsusulat, naglalaro, nagdidilig, sumasayaw at kumakanta o umaawit ang mga salitang kilos na ipinakikita sa mga larawan. Ang pandiwa ay salitang nagpapahiwatig ng kilos o galaw. Nagbabago ang anyo nito ayon sa panahunan o aspekto ng pandiwa. Tumutukoy ito kung kailan naganap o magaganap ang isang kilos. Samahan niyo akong basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Una, si Susan ay nagsusulat. Ikalawa, itinuturo ni Carlo si June. At ang ikatlo, si Princess ay umaawit ng paborito niyang kanta. Masdan mo ang salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Ang mga ito ay salitang kilos o galaw. Ang mga ito ang ipinakikita o ginagawa ni na Susan, Brian at Princess. Tatlo ang aspekto ng pandiwa. Ang mga ito ay naganap, nagaganap, at magaganap. Sa araling ito ay pagtutuunan mo lamang ng pansin ang mga kilos na naganap na o natapos na. Kung babalikan mo ang mga pandiwang ginamit sa nakaraang pahina, mapapansin mo na kasalukuyang nagaganap ang mga kilos. Nagsusulat, itinuturo, at umaawit. Paano nga ba magiging nasa anyong pangnagdaan ang mga salitang nabanggit? Ang aspektong naganap ay panahunang nagpapakita na ang kilos ay natapos na o nangyari na. Tinatawag din itong perspektibo. Narito ang ilan sa mga paraan upang mabago mo ang anyo ng pandiwa sa formang naganap na. Kunin ang salitang pawatas o orihinal na anyo ng salita. Gamit ang naunang halimbawa, tingnan mo ang mga bahaging ginuhitan ko at ang matitirang salita. Sa una, sa salitang nagsusulat, ang may iwang salita o ang salitang may salungguhit ay ang salitang sulat. Sa anyong naganap, ito ay magiging nagsulat. Sa salitang itinuturo naman, ang maiiwang salita o ang salitang pawatas ay ang salitang turo. Kung gagawin natin ito sa anyong naganap, ito ay magiging itinuro. At sa pandiwang umaawit naman, ang salitang pawatas ay ang salitang awit. Kung inilipat natin ito sa anyong naganap, ito ay magiging umawit. Mapapansin mo na maaaring gumamit ng mga pantig na nag, in, at um. Magagamit mo rin ang iba pang halimbawa tulad ng na at nang. Ngayon naman para sa ating unang gawain, nais kong tukuyin mo ang angkop na pandiwa sa bawat pangungusap. Una, ang mga bata ang nagluto,
nagluluto o magluluto ng kanilang umagahan kahapon. Tinulungan sila ng kanilang ina. Magaling! Ang tamang sagot ay nagluto. Ang mga bata ang nagluto ng kanilang umagahan kahapon. Tinulungan sila ng kanilang ina. Ikalawa, nagdiwang, nagdiriwang o magdiriwang ng kanyang kaarawan si Abigail noong Enero 8. Mahusay! Ang tamang sagot ay nagdiwang. Nagdiwang ng kanyang kaarawan si Abigail noong Enero 8. Ikatlo, maagang umuwi, umuwi o uuwi kahapon ang tatay ni Jake mula sa trabaho. Tama! Ang tamang sagot ay umuwi. Maagang umuwi kahapon ang tatay ni Jake mula sa trabaho. Tayo ay nagdasal, nagdarasal o magdarasal noong isang linggo. Magaling! Ang tamang sagot ay nagdasal. Tayo ay nagdasal noong isang linggo. Ikalima, mabilis natapos, natatapos o matatapos ni Maine ang mga gawain sa module. Naipasa na niya ito sa kanyang guro. Mahusay! Ang tamang sagot ay natapos. Mabilis natapos ni Maine ang mga gawain sa module. Naipasa na niya ito sa kanyang guro. Para naman sa ating ikalawang gawain, basahin ang laman ng talaarawan ni Donna. Punan ng angkop na anyo ng pandiwa ang mga batlang. Narito ang talaarawan ni Donna. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang punan ng angkop na anyo ng pandiwa ang bawat patlang upang mabuo ang nilalaman ng kanyang talaarawan. Ngayon tingnan natin kung tama ang inyong mga naging sagot. Mahal kong diary, noong nakaraang Pasko, pumunta kami sa Batangas. Nakita namin ang magagandang tanawin habang kami ay naglalakbay. Pagdating doon ay agad kaming kumain ng masasarap na putahe na inihanda para sa amin. Nagkwentuhan din kami kasama ang aming mga pinsan. Kumanta at sumayaw rin kami. Naglaro kami ng sungka, patintero at tagu-taguan. Tuwang-tuwa ang aming mga kaibigan nang ikwento ko ang karanasang ito sa kanila. Mananatili ito sa aking alaala. Nagmamahal, Donna. Nakuha mo ba ng tama ang lahat ng sagot sa ating mga gawain? Sana ay oo! Bilang pagtatapos, tandaan mo na ang pandiwa ay salitang nagpapaliwatig ng kilos o galaw. Mayroon itong tatlong aspekto: naganap, nagaganap, at magaganap. Mahalagang matutunan mo ang wastong anyo ng pandiwa upang magamit mo sa pagsusulat o pagkukwento ng iyong mga karanasan. Sana ay may natutunan ka sa ating maikling aralin sa araw na ito. At sana ay nasiyahan ka sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam! Thank you for watching today's video. Hope to see you in our next